So, it is complex because ang solid natin is buo siya. Ibig sabihin is yung sunog natin is hindi siya kakalat kung saan pwede pa siyang sunugin na napakalayo sa kanya. Unlike sa liquid na kapag nagsunog tayo, pwedeng yung mga debris, maliliit lang na portion ng liquid or gas na nakapayapat o naka-spread dyan is pwede niyang masunog din. Unlike sa solid fuels is complex lang. Kung ano yung kabuuan ng sinusunog mo, so yun lang yung masusunog. Okay. Fuels takes on many shapes and can be divided into many forms. So pwedeng yung fuels natin is magkakaiba-iba ng shapes. Ibig sabihin, it's either horizontal, it's either circle, it's either triangle. So that is the definition of fuels. The severity and the duration of the fire will be depend upon. So ang gaano kalakas, gaano ka kahina ang ating fire, kung hanggang saan siya matatapos is nakadepende sa arrangement or placement. So nakadepende, halimbawa magsusunog tayo ng nakaspread halimbawa na mga kakahuyan, so ibig sabihin matagal at saka malakas yung kanyang apoy. How a fuel is normally configured in a structure will determine how it will burn and how it will affect other fuels present in the structure. So na nakadepende yan kung paano tayo magsusunog. So ano yung ginawa natin? It's either circle ba yan? Nilagay natin sa isang circle para yun lang ang sunugin natin, or gusto nating masunog yung buong bahay, for example. So lahat natin yan nalagyan ng fuel. Ang ibig sabihin ng fuel is yung solid or ang gas na meron tayo para magkaroon tayo ng sunog. Okay, physical characteristics. Ang physical characteristics, yung nakikita natin. Okay, a fuel must be present in a suitable condition to be ignited. So, hindi natin pa pwedeng ilagay yung, halimbawa, yung kahoy sa isang, ilagay mo na sa tubig, tapos sunugin. So, hindi yan masusunog. Okay, yung ating gas, lahat ng nasusunog na liquid, for example, dagdagan natin ng napakaraming tubig, so hindi yan masusunog. An example would be a heavy petroleum distillate spread on a floor will not easily ignite. However, by placing a wick in it, the wick will easily ignite and draw the fuel to the flame. So, yan yung halimbawa ng ating. So, yan, ibig sabihin yan is, ang petroleum, for example, sa mga sulutan o dati, yung ating mga sinisindihan, ginagamit ng ating mga magulang. So, kung makikita ninyo, hindi siya masusunog kung hindi tayo magsusunog ng paunti-unti hanggat wala siyang thread, fiber, or yung damit na basahan na nakalagay doon para siya ay mag-ignite o masunog. So, nakikita natin yan. Okay. So, hindi siya basta-basta nasusunog kapag walang nakalagay doon na damit or any cotton na pwedeng sunugin. Kahalo ng ating petroleum. Okay. Physical characteristics. Okay, other one is level of ignition on the fuel. So, titingnan natin kung ano yung level. Kung mapapansin nyo sa mga gasoline, yung halimbawa natin is yung gasolina, for example. Kapag susunugin mo yan, hindi ka dapat malapit doon sa gasolina ng yan. Dahil pwedeng masusunog ka dahil doon sa ignition na meron siya, na malakas mag-ignite. So, pwede kang masunog kapag hawak-hawak mo pa yun. Okay. Size of ignition source relative to mass surface area of fuel. So, nakadepende ang size ng ignition, sabi ko sa inyo kanina, doon sa surface area of fuel. So, hanggang kung halimbawa yung gasolina natin is malaki yung nilagay mong portion doon sa susunugin mo. So, madali na lamang siya mag-ignite at saka marami ang kanyang ignition. The location of ignition on the fuel will determine the rate of fire development. So, halimbawa, na naglagay tayo dyan sa susunugin natin dahil kailangan natin ng mag-ignite, so nalagay natin ng malaking gasolina. So, madali lang siyang masunog at saka marami ang kanyang masusunog. So, yan yung halimbawa ng physical characteristics.
An example would be a fire starting on the armrest, armchair, versus starting at the bottom of the chair. As fire burns upward, it will progress faster if the fuel is above it, especially in the earlier stages. So, alam ko marami nakadaan na sa inyo yung kapag mag-start tayo magluto sa magsaing doon sa ating mga kusina, apoy ang ginagamit ng ating magulang. So, mayroon silang mga goma o mayroon silang mga plastic na sinusunog. So, makikita niyo is naka-downward yung nasunog para madali siyang akit doon sa hindi pa nasusunog na ating mga nasusunog na ating plastic, halimbawa, o goma. So, dito, ang halimbawa niya, kapag nagsunog tayo ng upuan, halimbawa, chair, so, mas maganda, doon tayo mag-start sa baba para paakit yung fuel. Dahil hinahanap niya, paakit yung fuel, paakit yung fire, paakit yung flame at fire para masunog lahat. Unlike kung doon sa armchair lamang, so, kung ano lang yung nasa taas na portion, yun lang masusunog. Okay. Nang mabilisan. Okay. Amount. The total amount of fuel present must be balanced with the amount of air in the area in order to continue the burning process. So as I have always said, na kung mag-start tayo ng fire, hindi po pwedeng napakalakas ng hangin dahil hindi natin yan masusunog. So kinakailangan mag-start tayo ng maliit lang yung air na available para masunog siya ng paunti-unti. Doon na siya sisiklab ng paunti-unti. Doon na kailangan natin ng fire. Ang halimbawa nito parate, yung sinasabi ko sa inyo, yung sa mga barbecuehan na kung saan kapag nagsunog sila is walang electric fan na ginagamit. So kapag nag-spread na yung fire, so ginagamitan na ng kaunting air. So yun ang ibig sabihin nito. Physical properties. Ang physical properties ng fire is we have density, the measure of a substance mass per unit volume. So ito naman is kung gaano siya kabigat, gaano siya karami, gaano karami yung sinusunog natin. So yun yung halimbawa. This affects the fuel ability to transfer and spread heat energy. Low density materials burn faster than high density materials. Sa mga low density materials natin, halimbawa yung ating papel, kung saan mabilis siyang masunog. So, yung mga solid natin, so mahirap siyang masunog. Heat capacity. Ang halimbawa ng density na yan is kung gano'ng kabigat ang isang bagay, so ganun din siya, mahirap siyang sunugin. So, paunti-unti. Okay. Heat capacity, the amount of heat energy required to change a material's temperature by 1 degree. So, pag nagsusunog tayo, paunti-unti, makikita natin na nagiging abo yung ating sinusunog. So, yun yung halimbawa. This affect the time required to transfer heat. So, paunti-unti, so, tumatagal, is lalo siyang nag-iinit, doon nakakasunog siya. So, kapag nakakasunog siya, so, doon na nagtitransform ang ating elements, ang ating bagay na sinusunog into another element composition. For example, naging abo. Thermal conductivity conducts heat readily. How a material will conduct heat determines how rapid the flame will spread across the surface of a material. So, ang thermal conducts heat readily. Kung makikita natin, nagdedetermine daw ang material daw is nasusunog, umiinit siya habang yung flame, makikita natin, yung flame na makikita natin na nasusunog is yun yung flame na nag-spread. So, yun yung naging dahilan kung bakit nasusunog na mabilisan yung ating compound o yung ating mga bagay na sinusunog. Okay, we have heat loss. If the thermal insulation between two materials is increased, the flame spread rate will increase since less energy would be lost from the burning area. So, habang ang dalawang material natin is yung thermal insulation niya, yung insulin, limbawa, nilalagyan natin siya ng dinadagdagan natin siya para dumami. So, the flame spread rate will increase. So, ang ating
pagdami ng ating flame is dumarami rin. Okay. Heat release threat. During the early stages of a fire, the rate of fire spread is determined by the heat release rate of a burning fuel. So, paano umiinit? Diba, halimbawa, kung halimbawa hindi mainit sa isang bagay na ang ating sunusunog, is halimbawa pwede natin siyang hawakan. So, dahil umiinit siya, ang stages ng fire is, ang rate of fire spread is determined by the heat release. So, makikita natin kung gaano katagal, gaano karami ang ating fire na ginagawa kung dinidetermine kung gaano siya kainit. So, kapag mainit na mainit siya, so dun siya, halimbawa, nagsasaing tayo, dun siya nakakaluto, nagbuboil tayo ng tubig, so pagdating sa 100 degree, is nagbuboil, so tigiranap niya yan. So, kapag hindi yun, hindi mainit na mainit, hindi marami, so hindi natin basta-basta masusunog yung ating susunugin, halimbawa. Alam ko, naiintindihan natin ito dahil simple lang ito, kahit tingnan natin dun sa simpleng pagluluto natin, so maiintindihan natin. But because of the terminologies used, so kinakailangan nating aralin para pagdating ng board exam is ma-familiarize natin itong mga terminologies available. Okay, an example could best be illustrated by burning wood shavings and a block of wood of the same weight. So yun, doon natin, dito yung halimbawa na pagtugtug-dugtungin natin yung ating mga wood, mga kahoy. So makikita natin doon kung paano magdami yung ating fire na ginawa. Ulit-ulit tayo. Okay, the wood shavings will ignite and burn much faster than the wood block. So diba, yung shavings, ang ibig sabihin nito, wood shavings, yung, so, kinikis ka, halimbawa ko kayo, so, kuan yan, taro di, ano to, pag-flat na tano, pipi na tano, so, kayo, so, pag-usal na tano na, pag-straightens ka niyan, halimbawa, na, so, ka-down, yung natatanggal yung shavings, halimbawa, yung maliliit na debris na natatanggal dun sa kahoy para maging malinis. So, mas mabilis yung mag-ignite, masunog kaysa doon sa wooden block na malaki. Kinakailangan pa natin mag-create ng ibang fire para ito ay masunog. Halimbawa, yung sa wood shavings, so, ang kinakailangan lang natin is ignite siya, sunugin, gamitin siya halimbawa doon sa dalawang kahoy na tawag dito, pinapa-compress natin, pinaproduce natin ng heat doon sa mga Boy Scout, halimbawa, ginagamit nilang dalawang kahoy na pinapa-friction, maginawang friction para mag-create ng ignition, at doon sa gilid niya mayroon tayong wood shavings na kung saan kapag nag-create ng ignite, so yun yung masusunog ng basta-basta. Yun yung halimbawa. Power usage of electric devices compared with fire heat release rates. So, electric devices, halimbawa nito yung mga rice cooker, yung water, tawag dito, yung mga ginagamit natin para makapag-boil ng water. So, ito. Item, burning cigarette, standard light bulbs, 5 watts. Okay, ito yung halimbawa na kung quantity ng heat at ng fire na meron tayo. Take note, the higher the energy in the combustion process, the faster is the heat release rate. So, kung gaano daw kalakas yung energy ng combustion process, so gitay kaganyan up tutungan niya noon na yun yung faster ng heat release rate, so ganun din siya kainit. Okay, other things affecting fire, so meron tayong ventilation, and ventilation